Dumarami na raw ang mga Pilipinong mahilig mag-travel. Katunayan, ayon sa datos mula sa United Nations, ang mga Pilipino ang pangalawa sa mga fastest-growing travel spenders in the world. At bakit nga naman hindi? Gayong sa pamamagitan ng pagbiyahe, natututo ang manlalakbay ng samusaring kultura at nakakasalamuha ng iba't ibang klaseng tao. Ang ilan nga po ay maswerte pang nakakatagpo ng pag-ibig. Si Marisol Abdurrahman on assignment. Matapos mabighani sa mga ipinagmamalaking atraksyon ng Pilipinas, masaya rin ituloy ang paglilibot sa ibang bahagi ng mundo, Southeast Asia, o kaya naman, Europa. Solo ka man o may kasama. Simulan magretiro kung saan-saan na rin napadpad ang mga asawang Jason at Gail. Well, I guess we've traveled through the years. Some of our favorites are Alaska, South America, Australia. Ngayon, ang kanilang destinasyon, Siem Reap sa Cambodia. Gusto rin nilang tuklasin ang tinagureang Kingdom of Wonder. We decided, we promised ourselves that before we're no longer able to go all over the place, we decided to go as many places as we can. Pero hindi na raw kailangan panghintayin ang retirement bago mo malibot ang mundo at masilip ang iba't ibang kultura. Ang grupong ito ng mga Pinoy habang bata, minamarkahan na raw nila paunti-unti ang mapa. Maski kapos sa pera ang ilan sa kanila, nagagawa pa rin daw nila makapaglakbay. Sa China, nag-volunteer work ako. Tapos in exchange of my volunteer work, nagturo ako ng English. And at the same time, sagot nila yung lodging ko, yung pagkain at transportation. Ang sekreto raw, lakas ng loob at malakas na sense of adventure. Kung sakit nga raw ang pagiging makati ang paa, tila epidemya na raw ito sa mga Pinoy. Base sa datos ng United Nations o UN, lumago ng 18% ang outbound expenditure ng Pilipinas noong 2013. Pumapangalawa tayo sa fastest growing travel expender sa buong mundo kasunod ng Turkey. Isa raw sa mga dahilan ang pag-usbong ng mga budget airline. Dahil sa murang pamasahe, dumami ang bumiyahe palabas ng bansa noong 2012. Ayon mismo sa datos ng Civil Aeronautics Board o CAB. It's really not an elitist thing. It's more of people wanting to relax, to change their environment maybe for a few days or even just for one day, no? Para makalimutan lang ng panandalian yung mga problema. Lahat naman ng tao, regardless of social class, need, you know, recreation. Para sa mga kapos sa budget, marami naman daw paraan para makamenos. So whenever I travel, I usually don't eat sa mga fine dining restaurants. I go to the cheapest places and then, you know, eat where the locals eat para mas masaya, mas masarap ang travel natin. Pero para sa mga couch surfer na si Cha, may isa pang bagay na kailangan tandaan. Traveling is one way of falling in love. It's a must to fall in love with a place, but sometimes you can't help but you fall in love with a stranger you meet along the way. Bagay na pinatutuhanan ng traveler na si Kat. Habang naglilibot noon sa Vietnam, nakilala niya ang kasintahang si Aidan. Nagkita sila muli sa Russia noong 2012. You fall in love with, you know, foreign city. Like, oh, it's so beautiful. You have like Italian and French architecture in a Russian city. And then you have this, you know, good-looking guy. You just get caught in the moment. He's my male Caucasian twin because we're exactly alike. And I guess if you find that person, take that risk. What are the odds of finding someone who's exactly like you, right? Kung hindi man pag-ibig tulad ni Kat, marami ka pa rin daw mababaon pauwi. Pagbalik nila lahat dito sa Pilipinas, lahat ng improvements na nakita nilang pwedeng gawin dito sa Pilipinas, nadadala nila yan dito. May mga challenges din kapag nagda-travel ka. Sometimes it teaches you to be more patient, it teaches you to be more understanding and more open to different cultures. Marisol Abdurrahman, GMA News.